Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa TWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa TWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa TWIZ. Tanghali, welcome to Tambayan. Kasama sa Impilan, Dion Malano. Ako po si Tritchie Cruz Angeles. We're on Facebook Live and YouTube live streaming. Don't forget to like and share. First topic of the day is social media issue pa rin. Sabi ni Vice President Lenny Robredo, ano ba yun? Social media trolls. Trolls daw ang nag-divide sa bansa. Nagkaroon ng divisions daw between DDS at saka Dilawan or ano ang bansa dahil na polarize ito because of social media influencers or social media trolls. Hindi niya ina-acknowledge na merong mga influencers eh. Hindi niya ina-acknowledge na ano na there are people who just write and you know are capable of giving opinions para sa kanya yung mga pwede lang magawa ng ganun traditional media. And so on. Well, napakatalino talaga nila. Dito kami sa DWIZR, part of traditional media, but we have also one foot in the door pagdating sa social media. Actually, two feet and half the body. Anyway, ang point dito is, this is not exactly the reality. Ewan ko, alternative universe siguro ang tinitirahan ni Madam, or meron siyang ano, meron siyang agenda. Kasi parang pinalalabas niya. Well, una-una, divided ba yung tinatawag mo sa 91% on the one hand, 3% on the other, and then undecideds in between? Okay. Hardly call that a division. Mayaman din pala si Madam, ano? Diba, a majority wins. Nakabaling sariling mundo. Diba? Oh, ganun siya kayaman, nakabili ng sariling yaman mundo. Niya, pag-gising niya, tralalaland. Ano? Diba? Really? Social media trolls. First of all, Madam, define what a troll is. What do you mean by trolls? Para sa kanya kasi, lahat ng hindi nag-agree sa kanya, troll. Meron pwedeng ganun. For example, merong gumimik na ospital na, ano ba yung tawag doon? Parang, dry run or ano bang tawag nila? It wasn't a dry run. Na basta meron silang parang mock vaccination. Ah, okay. Diba? Tapos meron kunarang binabakunahan. Nakabakuna sleeve siya, yung may slit sa gitna. Tapos kahuwig ni Madam Lenny. So a lot of people thought it was her. Okay. Si Sas, nilagay niya, she posted the picture and then said something like, wala bang ibang gimmick or something like that. Words to that effect, hindi yun yung sinabi niya. Inassume ni Madam Lenny na sinabi ni Sas siya yun. Okay, sino yung asumera dito? Si Madam. Si Madam. She posted it and then asked her followers to report Sas's page. Sino dito ngayon ang unjust? Sino dito ang nagdi-divide? Yeah. Sino dito yung troll? Kasi kung yung troll is somebody who makes you upset, then Madam, kayo yun. Diba? Natamaan naman kayo. Ito yung nakakatawa eh. I wonder if you call out in a crowd. If we're all in a crowd, kasama si Madam Lenny, other government officials and all that, tapos sumigaw ka ng bobo, sino kaya yung lilingon? Diba? Bobo. Yan yung point ko. Kung hindi ka naman pinatatamaan, o kahit ikaw ang pinatatamaan, pero hindi naman worth it na mag-react, bakit ka nagre-react, Madam? Para siyang ang sensitive niya. Yeah. Meron ba siya ngayon? That's sexist. Sorry. But yeah, but that's a sexist remark. Did you know that? I didn't know. You did that. And I'm not accusing you of sexism, just that it's something that should be talked about. When guys do it, when you're gay and you do it, it's easy to explain to you. But when it's a guy, which means I highly respect LGBTQ, seriously. At least meron kayong gender sensitivity, general rule. Not saying everybody's gender sensitive. Buta lang bakla ako. I'm proud. So ayun na nga, tapos di lang yun. Di ba meron din siya na yung ewan ko ang totoo ha, may nabasa ako, alam mo naman sa social media ngayon, pag hindi mo kinalkal, delikado eh. Inag-react siya sa mga hirit sa kayo ni Presidente.
Di ba? Masakit na yung sinabi ng presidente, but not unjustified. Di ba? Ano yung sinabi ni presidente? Ah, sige. I'm still dun sa issue na ano, na that she keeps using the word false. Okay. In, ano, on, when you're talking about internet-related issues, ang salitang troll, ibig sabihin ito, hindi troll na nakatira sa ilalim ng bridge. Alam mo yan? Isip ko talaga yun, promise. Be troll to the troll. Yung troll na ano, nilalang. Yung troll, in European mythology, para siyang, ano, hairy monster na nakatira sa ilalim ng bridge. Usually, nangangain ng tao or nangangain ng mga tumatawid sa bridge. Okay. Hindi yun ang troll sa internet. Yung troll sa internet, ibig sabihin, yung nagtutroll. Troll doesn't mean, well, ang troll kasi sa phishing, yun yung nagbe-bait ka. Oo. Maglalagay ka ng pain, tapos ihahagis mo yon para may kumagat na isda. Okay. Ibig sabihin, sa internet, pag nagtutroll ka, you're baiting somebody into reacting, usually into reacting in a negative way, angry or extremely sad, depressed and all that. You're trolling for reactions. Mm-mm. May mga tao kasi na may psychological problem na gustong-gusti nila nang titrigger ng tao to get a negative reaction. They get off on it. Ibig sabihin yan, nata-turn on sila, whether it's intellectually or otherwise, nata-turn on sila sa mga negative reactions ng mga tao. Ang tawag sa mga ganyan, sutil. Pero yung sutil, hindi pa psychological problem yon, nangaasar lang. Ito yung batang manunukso, pag sinabi mong sutil. Pero pagka yung malala na may sakit na troll na nga ang tawag dyan sa internet. Somebody who wants to get a reaction, tapos you get energy from that. Yung tuwang-tuwa ka pag nagagalit yung tao, tuwang-tuwa ka pag nagkaka-reaction. Baliw ka! Baliw! You remember, ano? Donald Sutherland, he starred in a movie about an arsonist that they were trying to catch. He was an arsonist in jail. Tapos, nung tinatanong siya, ano, about the all of these issues, ganyan-ganyan, magaling siya magbigay ng advice. So parang magaan na yung loob ng mga firefighters sa kanya. But he was still in jail. And they were already considering na, okay naman tong taong to eh. Suddenly somebody says something like, well, what is it that you really want to do? I just want to watch the world burn. I want to burn everything. Burn. And then you realize he's still nuts. Okay? Siraulo pa rin pala siya. Siraulo. So, there are people who are like that, completely functional, and yet they get off. But they have to remain anonymous kasi pagkakilala sila, wala, baka hindi lang magalit, hindi magagalit yung kabila, aanin lang sila, babalikan lang sila ng babalikan. So, that's what a troll is. So, itong si Madam, she uses the word troll even for people outside of its meaning. For anybody who says something that she does not agree with, okay? So, may sinabi si Sas, hindi man lang siya ina-identify, ala, siya na daw yun, felt alluded to. Nakasila ito kayong post, wala nang name dropping. Di ba, tinignan mo yung post ni Sas? It wasn't even remotely, well, it wasn't even her. Di ba? So, bakit gagawin yun? And yet, she called out her followers to report Sas's account. Bakit dangerous ito? Reporting an account can get it taken down. And when it's taken down, a person doesn't just lose a Facebook account. In many instances, it's a forum, it is a repository ng mga pictures mo, ng mga memories mo. Ito yung mga, you know, it's even an accounting of your life for the past so many years. And so on. And it's also a repository of your writings, which is intellectual property, which is copyright. Can copy dun ba sa agreement with Facebook? Pumayag tayo na pwede nilang sirain yung copyright natin, i-destroy yung work natin? Hindi. Wala, because that kind of agreement requires a separate, notarized agreement.
base dun sa ating mga batas. Yes, okay? Nagtuturo po si Atty. ng copyright. Even sa ano, even sa magkaibang jurisdiction, pagka pinasa mo, binigay mo yung copyright sa ibang tao, kailangan may pruweba, ang pruweba, written contract or written agreement, notarized. Hindi tayo pumayag ng ganyan sa Facebook. Nevertheless, this is a recognition na kapag ni-report ang account, may nawawala sa tao. There is real property loss. Okay? At yan ang ginagawa ni Madam Leni. Yung nagsasabi na mabait siya, yung nagsasabi na... Tahimik. Silent worker. Ayun, tahimik. Diba? Yung nagsasabing disente siya, yan ang ginagawa niya. Unjustifiably calling for a takedown of an account, calling for the removal or destruction of somebody else's property under an imagined insult to her being. Unang-una, hindi siya na-insulto. Pangalawa, paano ka mai-insulto? Hindi naman ikaw yun. Oo, naman yun. And like I said, para kang lumingon nung may sumigaw ng bobo! Grabe. Hindi ko naman pinapa-fill in the blanks sa'yo. Hindi ko na. Hi! Nakakaloka, lola nyo. I rarely speak this harshly about her. Kasi... alam mo yun? Parang fish in a barrel yan eh. Shooting. Alam niyo yun? Yung term na yun, fish in a barrel. Alam mo ba yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, diba, pag nag-fishing ka sa dagat, sport yan. May fighting chance yung fish. Okay? Ngayon, kung yung isda, ilalagay mo dun sa barrel o sa palanggana, may fighting chance ba siya sa'yo? Wala. So, kaya ako hindi ini-engage si Madam kasi para siyang fish in a barrel. Unless yung fish bobo, hindi hagat sa hook. Ha? Hindi niya hagatin yung pain. Eh, hindi ko nang kailangan ng hook eh. Diba? Sasalukin ko na lang, ihagis ko sa frying pan, diba? So, yun yung idea dito. But this time, I have to call her out. What you're doing, Madam, pati yung mga sinasabi mo, paki-report. Yung mga trolls, and these are literal trolls, meaning people who are trying to make Sas angry. And she also did this with Chrisette. Yung mga followers ni Leni, mga diehard, assuming that they were diehard and not paid. Yes. Okay? Kasi gang hilig niya magsalita ng ganun eh. Lahat ng hindi nag-a-agree sa kanyan, bayarang troll. Okay, this time, ma'am, I'm going to toss it back to you. Yung mga bayarang trolls mo, pumunta sa page ni Sas, pumunta sa page ni Chrisette, to literally troll them, to literally make them angry, to literally cause havoc on their pages. They weren't there to share information. They were not there to make conversation. They were there para balahurain yung dalawang taong yon. Okay, who did nothing to you. Si Chrisette, nag-post siya. Nagkamali siya, but she took it down immediately and apologized. What about you, Madam? Kailan kayo mag-a-apologize kay Sas? Ha? Anong ginawa ninyo? Nananawagan kayo ng takedown? Di naman kayo na, ano, na nasaktan? Unless nasasaktan kayo, di naman kayo kausap. Ay, iba diba? Na yun. Ibang level yun. Ano, kahibangan yun. But the point, di ba? The point is, you've clearly overstepped your bounds this time. Makahirit ka ng trolls eh. Ang swerte ni Madam, she's surrounded by people who just say yes to her. Tapos lahat ng hindi kasang-ayon sa kanya, troll. Sige Madam, buong mundo na troll. Kayo na lang ang hindi. Okay na ako. Wag lang ako matulad sa inyo, tawagin mo na lang akong troll. I would rather not be the same species as you. Ilan kaya yung organic sa mga tao nakapalibot sa kanya ron? Ano? Ilan yung organic? Oo. Makaiba digital eh. Diba? So, hindi. Ang ano dito is, mahirin na. So, ano yung divisive na comment ngayon? Diba? Hindi ba divisive yan, Madam? Na i-dismiss mo na lang everybody who disagrees with you as a troll?
as somebody who's not really out there to share information, to educate people, to even make conversation, not even somebody who's just minding their own business. Hindi, lahat kami troll. Ah, tapos gusto ninyo reconciliation. Gusto ninyo national unity. Eh, sino ba dyan ang palaaway? I'll give you an example, madam. Hindi kayo matigil dun sa ano. Di talaga siya matigil pagdating dun sa vaccination. Pero on fire siya ngayon, no? Ha? On fire, no? On fire siya eh. Hindi, on fire yung PR niya. Oh, yung PR niya. Oo, ayun, di ba? On fire, no? On fire, PR niya eh. Hindi naman na talagang panahon ng eleksyon. Oo nga eh. Di ba? Oh. Sige, anong, saan tayo nag-umpisa, madam? Puro naman kayo vaccine, di ba? Oh. Sabi niya, ano, wala naman kayong inatupag kundi vaccine, vaccine, panay na lang intay para sa vaccine. Wala na kayong ginagawa kundi intay ng vaccine. Pagdating nung sinasabing padating na yung vaccine, o nasa na yung vaccine? Bakit ang tagal ng vaccine? Andito na yung vaccine. Wala bang plano? Paano bang gagawin ito? Bakit yan ng vaccine? Don't we deserve better? Madam. Wala kang kawala, no? Oo, yan ang full. Wala kang kawala. Yan ang full. Because no matter what the person does, it's never going to be enough for you. You're going to come up with some negative statement in the attempt na siraan yung administration. And what does it do? It makes people angry. Yan ang troll. Ganun din yung mga books. Suggestion ko lang sa PL ni madam. Gumamit kayo ng dictionary. Because there will be people who will call you out for the misuse of that word. Ngayon yung mga books din. Oh. Nakaharap siya ng ano, nakaharap siya nakaharap ng dahilan. Diba? And you can't say anything, you can't say anything. Parang kumbaga, and that is what you call, ano ba yung sinasabi ng Facebook? Coordinated inauthentic behavior. Yung mass reporting of a page that has done nothing wrong, has not violated community standards, has not, what? Even flawed. And that's perfectly legal pa so far. Ah. So, madam, isip-isip din lang muna kahit konti. Diba? Konti. Kahit. Kahit konti. Baka yun yung capacity. Go. I'm really harsh. Oh, I know. Okay, I'm really harsh about this. Sino daw si Sas? Sabi ni John Atlas Tumlo. Sas, Sas Logando Sasot. She has the Facebook page for the motherland. You with a significant amount of, ano, ilan ba si SAS? 800,000? 600,000 followers? Oh, wait lang. Sige, yan. Check mo. Okay. So, yung, ano, yung constant na nang uupak lang talaga sa administration, or nag-a-attempt umupak sa administration, hindi ba trolling din yon? Di ba, madam? So, hindi ako, ano, I'm harsh with this. Because it is, yeah, kung makabatikos siya sa presidente, grabe, she talks about how he talks, what he says, and all that. Nagagalit siya pag tinatawag siyang fake VP. Eh, kung yan naman talaga madamang iniisip ng mga tao sa inyo, anong gusto mo? We will unsee the evidence presented at the Senate and House hearings on electoral reform? Talaga, madam? Diba? There was a case, and therefore it is valid for people to think that because there, for the longest time, this was controversial. It still is controversial up to now. Wala pang ano, lumalabas na resolution ng Korte Suprema, although we know that the voting had gone against BBM. Yes. Diba? It's still justifiable for people to call her fake. Because of the circumstances of the elections, because of the evidence of electoral cheating that we had seen, because of the general impression that our votes were not counted for the one who really we really wanted to be vice president, tapos siya yung galit. Kulo. Besides, madam, hindi kayo blameless in being called fake VP. You, let's face it, you did not ask the court for a speedy resolution of this case. Hey, hindi. You were content ng bumanjing. Kasi kayo yung nakaupo eh. Okay lang sa inyo magtagal ito ng magtagal. Pwes, may consequences yan. As long as the controversy had not been resolved, eh, anong sa tingin mo ang tingin ng mga tao sa'yo? Besides, even after the Supreme Court has published its vote
on the electoral contest, not even contest, on the electoral issues na hinain ni BBM, people still don't believe you are validly elected. So, try and change our minds about that one. Oh, nga, wala siya ginano doon. Hindi niya in-address yung sitwasyon na yun. Hindi. If she really wanted and really believed that she had won, ngayon na, resolve na natin to. I don't want a cloud hanging over my legitimacy as vice president. Let's solve this here and now. Sige, look at the issues unflinchingly, madam. What about electoral reform? Ang sinasabi mo lang, wala namang ebidensya ng cheating eh. There's a difference between saying walang ebidensya and there was no cheating. So, huwag niyong iisipin that these things get by us. Diba? Yung talaga yun. Yun. Nitignan ko yung mga... Sabi, ano pa bang sinabi ni madam? Dami niyang hanash this, ano eh, over the weekend. Sunod-sunod eh. Yun. Ang ano ko sa kanya, yung ano ba? Yung nag-reaction sa mga sinabi ni Presidente. Yung nakita sinabi ko lang nung ano. Tapos ina-attack ang Presidente dun sa sinabing mamatay ka pero hindi. Ano ba yung sabi ng Presidente? Paki-search na lang. Ngayon, di ba? Ay nako. Alam nyo, kahit yung Presidente ganun magsalita, kahit minsan nagkakamali yung Presidente, he remains well-loved. Okay, no amount of dayaan sa mga ano. So, no amount of ano daw dito? In-house surveys by Sunny Trillanes is going to change the popularity of this president. Ha? Huh? Isa pa 'yun si Sunny Trillanes, Mario Joseph. Hindi ko alam kung tinira eh. Base sa aming in-house surveys. O tapos, pababa na ang popularity ni presidente. Huwag kayong mag-alala. Kakasuhan namin siya as diba soon as he steps down. Ayaw ko. Yeah, whatever it is he's smoking, siya na lang. Siya na lang. Okay na kami. Ayaw permanente yung damage. Kahit humihinga na ng oxygen, di pa rin nagbabago. Ano? Ito, sabi ni Ma'am Elena Valenzuela, ganyan ang rason ng mga taong manloloko. Bigyan na, ano, walang ebidensya daw. Hindi naman. Pero halata lang pag siya. Ito, sabi ni Ma'am Bernadette, she knows that she does not have the support of the majority to conceal that she's trying to or projecting that she's bullying her detractors. Ay nako, kahit sa bullying si Madam Phil. Katawa ka sa kanya eh. Fail ka na nga in trying to project legitimacy, credibility, moral ascendancy. Oy, lalo na sa moral ascendancy. Tapos, huwag na natin pag-usapan ano yan. And legitimacy. And I thank you. Sabi ni Ma'am Sara Abarquez Tadera, nagkaisda ang ballot box, walang dayaan. Yun yan, nakaloka. Hindi ko nakapinamintot kanina yung mga nagkaisda, nabasa, nagkaputi. Battery fluid. Battery fluid. Diba? This is good. Tapos, oy, masakit sa kanyang tinatawag siyang fake na VP. Para daw na, sayang daw ang oras. Para lang mapagbigyan yung ano layaw ng isang spoiled brat daw. Taka naman ako, sinong spoiled brat? I don't even wanna go there, pero hindi lang siya fake BP. Diba? Marami siyang fake pa sa buhay niya. Ito, except yung designer labels na sinusuot niya, dinig ko tunay yung mga yun. Malabaw. Mahal, ha? Hindi ko naman sinasabing doon pumupunta yung 700 million budget, kayo talaga. Oo naman, wala kami sinasabing kayo. Kaya ganyan. Kayo. Mag-sweldo naman yung tao. Ito, si Edgar Ray Rebamontan says, ideklara ni Lenny na ang boto ng INC sa Maguindanao, Lanao at Basilan walang dayaan, hamunin natin siya. O nga. Alam mo, significant yan ha? Yung INC vote. Na, di ba, because we know that they have a command vote. Yes. Tapos, dyan sa Basilan, Maguindanao and Lanao del Sur, contested ni BBM yung mga yan. Dahil nga, sipin mo, si Lenny lang ang may boto, lahat zero. Tapos what may video. Di ba may video pa, and we're now segueing into BBM's vlog. Oo.
pinakita talaga doon yung video nung sa ano, na doon sa isang classroom ba yun? Oo. May counting machine, may mga tao na nag-shade, tapos bulto-bulto, sunod-sunod ni finifeed sa counting machine. Baka kasi di... Kaya, nagka-issue yung, di ba, 50% shading? Oo. Pwede na daw kahit 25%. Pwede nga daw kahit hindi kasi, hindi na kampanya si, ano, yung ibang candidates sa Maguindanao, sa Lanao. Sa Lanao, sa Basilan. Oo, di sila na kampanya, sila yung nilang kampanya ron. Tola. Kaya siya lagi may, siya lagi may boto. Yun yun. Tolo. Yun yung excuse niya? Oo. Ano yung excuse niya dun sa video? Ko, yun yung analysis ko. Yung, sige. Yung paralysis mo. So, ano pa ba yung mga ano? We're just dissecting Lenny-isms. Throughout the day. Yung ginawa lang niya kay Sas, nakaka-trigger eh. Nang ano, nag... Yung ni pinare-report niya ka? Yung ano ni Sas, yung account ni Sas. Di naman siya binanggit doon sa post. Oh. Wala naman sinasabi si Sas. So, ano naging trolling yan eh? Hindi naman pumunta sa wall niya. Yeah, isa pa yan. Sas is saying things, her opinion, on her own wall. And these people come to her wall and feel bad. Why is that trolling? Oh. Ikaw ang pumunta dyan, ang trolling, yung pumunta doon sa wall mo, o sa grupo mo, and then doon yung nang-aasar ng to-troll, ng bibit. Pero when someone is talking on his wall, he has the right to say all of these things, and reporting that guy, and Facebook acting on it, is unjust, and it's illegal, and it's against all contract law, all over the world. Kamusta ka po, Ellen Tabdesilia? malapit na yan sila. Malapit na yan sila sa akin. Shout out po kay Ellen. Hi, madam. Isa ka pa. At least Ellen doesn't fall. At least. At least. Pero she's now, too dumb to say anything. Oh! Oy, grabe si Bong ti Dario, sabi niya. Si Bullet, si Bullet daw ang tutulok kay madam. Pero itong medical ano si Bullet? Bullet Malal. Oo, tutulok daw kay madam. Wala silang dalawa. Tanga si Ayun. Sabi ni Mamiya, interviewed in the online program, the mga has interviews yesterday, her brother responded, my first impression was as if the one talking was not a president. This is translated. Parang hindi siya presidente. Second, he's too peevish. Peevish, of course, is a bad translation of picon. Peevish? Picon doesn't have precise English word for it. Eh. So, yung ano, it describes the irritation one feels pag naiisahan ka. Yeah, well, you're miffed. Pero, but it's in relation to something eh. Yeah, it's but it is not a trait. No, well. Na picon. Picon really doesn't exist. Picon actually is a verb. Pilipino lang ang gumagamit niyan na tinatawag kang picon in general as if everything you do emanates out of your being easily irritated pag kami nangaasar sa'yo, pag natatalo ka. It's all may saying din sa English na you if you can't, you can dish it out, but you can't take it. Mm. Yun, picon ang ibig sabihin nun. Mm. Ibig sabihin, manunuksong kang lubos, pero pag ikaw na, picon ka. Hypocrisy, diba? Tawag dyan, hypocrite. Yan, ang tawag dyan. Makahirit si madam ng troll, akala mo, hindi siya yung kumbaga, di ba, ma'am, baka hindi niya napansin, when you use the word troll, you cast the first stone. Well, a person who says all of these things but does not understand it, she's probably not wrong. She's just a moron. She's a stupid person who does not know what the hell she's talking about. And that is not bad. Mm. I mean, you know, you can say all of these things and you will be justified because of what she's doing. But if you call her a troll, that is something that is negative in society. Mm. You might be considered as a troll too. Diba? In response that you are saying. But correct. If you call someone stupid, because that is how you perceive these people, it's justified. I'm not a troll. You're stupid. Yeah, true. Ganun lang yun. Babalik ang tambayan. Oras natin, 12:31 ng tanghali. Tambayan sa DWIZ. Muli nating balikan, tambayan sa DWIZ. Magandang tanghali.
Nagbabalik ang tambayan, kasama pa rin si Impilan. Muntik ko nang sabihin yung karambolakas. Attorney Awesome Ahmed Paglinawan. Hello. Dion Say. Dion Malano. Ako po si Trixie Cruz. Sa mga nag-request na isuot ko yung aking invention na awesome, ang chohos prosthesis, prosthetics. Sa totoo lang, ito nahirapan kasi si Attorney Ahmed awesome magpagawa yan ng eyeglasses. Oo, kasi ano eh. Kasi pandemic. Finally, nagagamit ko na yun eh. Yung ano, huwag na tayong gumastos, pandemia eh. Hindi ako gumastos. Galing nga, in fairness, natuwa ko dyan. Namiss ako. Nakita sa Facebook. So, ayos to. So, what he did was, he used yung parang eye support ng face shield at ikinabit niya yung glasses. Yung salamin. Bakal. Yung nasira niyang glasses. To that one. Necessity is the mother of invention. And awesomeness is the source of all awesomeness. Nito ka ano, recycle. Yun. Ito sabi ni Ma'am Sambuanga Hermosa Files, natuwa ako dito kay Madam. Heist, si antivirus, magko-comment talaga kahit tungkol sa labada ng kapitbahay. Sabi ni Risa, yung sa ano ginawang special holiday, yung Undas. Yes, reklamo siya. Working holiday. Yung November 2. November 2. Special non-working holiday? Special working. Bakit siya magre-reklamo? Ibig sabihin, pwede magtrabaho yung mga tao and mayroon silang premium because they work on a holiday. Marami, tsaka, what the hell is your problem? Mas malaki nga ang bayad sa kanila eh. Sa December 24 then. Sinasakyan niya yung mga works kasi yung mga works nagre-reklamo. Bakit magre-reklamo mga work? Dahil lang ayaw nilang mangsweldo ng mga tao? Mm-hmm. What the Galit pa sila dun sa sinabi ni Tanga Spoksay. Talaga itong mga tao. Sabi niya, kasi parang isang taon na tayong nakabakasyon eh. Totoo naman talaga. Oo, pero matagal na rin itong bakasyon sa pag-iisip to si ano. Isa. Ano-ano ang sinasabi. My God. Ano daw yung balita tungkol sa ano? Sa influencers, ang alam ko. Bakunahan daw. Sabi ni Harry. Sabi ni Harry. Posible pa. Na kung mainganyo itong mga influencers natin, maraming followers, like si Orion, ganyan, na magpabakuna. All 10 of them? Bakunahan niya si Orion agad. Para ano? I'm so tempted to say something really mean about this person. At saka yung sampu niyang followers na tuwang-tuwa sa kanya. All 10 of them. Nandadayo pa ng ibang wall para mang-away doon at pag nainis, nagre-report. Yeah. Para may kilala ko magpapa-injection sa rear end. Si Orion sa utak agad ang injection niya dahil sa utak ang sakit niya eh. If he's injected in the rear end, nobody would ever be able to tell the difference. Which end? Wait, which end is that? Is this your ass, sir? I know, that's my face. No, my eye, that's my eye. It's pretty much like your ass, but yeah. Diba? Kaloka to mga... Baka yung may ano, may kare-kare. Ooh! Yan ang sabi niyo. Anyway, meron akong may naaral kami na may problema tayo sa, hindi ng problema. Ang ating pag-uusapan, gusto ko lang i-introduce sa tao ang pag-iisipan ng ganito. Sa mga vaccines, alam to niya, Doc Etel. Doc Etel, shout out dyan, kaway-kaway. Kapag dyan ka, magparamdam ka. Yung mga, ang tanong to ha, ang mga bakuna ba, di ba galing din yan sila sa virus, di ba? It is a modified kind of virus. But if, for example, ang virus na ginawa mong bakuna ay virus ng source ng sakit na gusto mong gamutin ng bakuna, ay para siyang hindi siya nagbago. Ibig sabihin, that is really the vaccine coming from corona, for example, yung coronavirus, COVID. Pero kung halimbawa, kagaya ng ating mga ibang biniling vaccines na ginamit ay ibang virus. At na-splice lang doon sa kanya yung mga spikes ng coronavirus.
Okay, which is for the most part the most important thing to defeat about COVID-19 virus, okay? So that is just a means of strategy or tactic or technique in approaching the problem. And that's the medical science part, okay? For example, ang China, itong Sinovac, ang kanilang specimen na ginamit para sa pagproduce ng vaccine ay yung coronavirus mismo. Itong COVID-19, syempre, yes. Nandun sa kanila ang galing yung pinakamalaking hospital studying this very, very kind of virus, itong COVID-19. So, ang kanyang bakuna ay COVID-19 virus. Okay. Na inoculated. It's attenuated. Inoculated. Itong iba ay hindi. Itong iba ay I think cold virus. Vaccinate. What would you mean by inoculated? Inoculated, tinanggalan mo ng ano? Attenuated. Inoculated din, ganun din. It's the same thing. Itong iba, AstraZeneca, all of these European they are not using the coronavirus. They are using other viruses spliced with the coronavirus, that part of the coronavirus na merong spikes. The gene responsible for creating the spikes. Okay. So then, is there a clear difference in relation to what kind of product this is? Diba? That explains why there was especially from Pfizer. They were asking for a confidentiality agreement or clause. Supposedly to protect the trademark and to protect the technology. Kasi nga naman, normally yan, pagka ikaw yung una sa tech, you're protected under international trademark law of the right to reproduce that and to sell that for 5 years. Limited pagka copyright, mas mahaba yung protection. But for trademarks, it's usually 3 years to 5 years para mapigyan ng pagkakataon yung gumawa na kumita. Kumita muna, mauna siya. Siya yung mauuna. Pati sa innovation, mauuna siya. Pero pag in-applyan mo kasi ng patent, itong mga ito, ay kailangan mong i-disclose lahat itong pagdating ingredients. To anything that you put in the human body, kailangan i-disclose mo yan. Kung ano yung laman nun. Kaya meron tayong ingredient label sa lahat ng mga food na binibenta sa atin. Kahit yung mga McDonald's ganyan na over the counter, wala ka mang makitang ingredient label. Pag hiningi mo sa restaurant, they are required by law to give it. Okay. So the same with medicines, nakalagay dyan kung ano yung mga nilagay nila sa gamot. Yes. Okay. Ngayon, what Pfizer was asking was, they'll put a general label of what is in it. But to be confidential dapat exactly, one, how to make it, two, what is exactly in it and what the proportions are. Because dito sa ating bansa ay lalo na itong mga bakuna, dahil these are viruses, these are parts of viruses, the DNA ng virus na inalagay mo sa katawan ng tao. So, may disclosure talaga to. Yes. Maybe not the process of creating it, of how to create it, but it should be disclosed that it came from a something-something kind of virus. Diba? And because then, doctors will also have to advise patients na gustong magpabakuna o required magpabakuna kung pwede. At saka, requirement din ng science na because the foundation of all of these things is science. And science is repeatable. Okay? When it is scientific and goes through scientific method, like coming up with a vaccine, then it should be repeatable and anybody can test it in their own labs. Just following what you say in the process. And if they cannot repeat it, then your product did not come from a scientifically observed na or scientifically compliant method. Okay? So importante yan. Ngayon, ang tanong ko sa mga doctors, may pagkakaiba ba yung vaccine na ginawa galing sa coronavirus at saka yung mga vaccine na ginawa
from other viruses na splice mm-hmm. lang yung DNA ng coronavirus, mm-hmm. whichever part they, it is that they spliced. Mm-hmm. And what would be the effect of that difference? Okay. Yun yung tanong ko. Mm-hmm. I don't know yet the answer, and we will come up, we will find the answer, we will research. Because baka mayroong ano, mayroong diferensya. Baka mm-hmm. tinurukan natin dito ng China, mm-hmm. Coming from China vaccine using coronavirus might work or might not work. Mm. And on the other hand, the European vaccines might work or might not work. Mm-hmm. And maybe it is because of the source or the ingredient that they used mm-hmm. in coming up with the vaccine. Mm-hmm. And people should know this. People should know that this is, in fact, what's going on. What you're putting there, if it worked or if it did not work, is because mm. it's either it came from the coronavirus or it came from another virus just spliced with the coronavirus. Mm-hmm. So hindi pa natin ma-resolve to ngayong araw, pero nilalabas ko lang kasi malaking palaisipan to. Kung ang iniisip ng mga tao na consideration para magpabakuna o hindi, para magdesisyon na magpabakuna o hindi, ay kung natatakot lang sila kung ano mangyari sa kanila, that's not so reasonable, that's not so scientific. Pero pagka iniisip mo, mas gusto ko yung bakuna na galing talaga mismo sa coronavirus. Yeah. Kasi mukhang sigurado yun at swak yun. Mm. Or it's the proven yes. technology. On the other hand, you can also choose the other side. Mas gusto ko yung hindi coronavirus, pero nagmukhang coronavirus and it seems na it works. So I don't have to turok an actual coronavirus into my body. Okay. Diba? Kasi ang ginamit nilang naman niya is the cold, the virus. Mm. Tinurok sa akin yan. It looked like the coronavirus, my body reacted to it and produced antibodies. Okay. So you might decide that. You might decide na ayoko magpaturok ng totoong coronavirus. Gusto ko yung sa cold virus lang, pero it will defeat coronavirus when I get it. Diba? Okay. So these are the things that you might be justified, you know, deciding not to get vaccinated. Pero kung natatakot ako, baka magka Parkinson's disease ako and whatever. Wala na ako ng sensation sa vagina ko and all that stuff. Vagina mo? Alam mo yun? These are unreasonable things. Diba? Pero ito ang mga bagay na dapat niyong pag-isipan. Mm-hmm. Hindi ko sinasabi mo kayo magpabakuna. Ang sinasabi ko, magpabakuna kayo o hindi kayo magpabakuna, it will be based on a thought out strategy and decision. Para sa akin, sige muna kayo. Which gives rise to question na parating nag-a-appear, frequently asked question, kumbaga sa atin, pwede ba daw pilitan yung yung pagva-vaccinate? Hindi po. Hindi talaga pwede yan. However, certain places might require it, like your workplace. Sa hospital. Pwedeng sabihin ng boss mo, hindi ko kayo pwedeng papasukin kung di kayo magpapa-vaccinate. Okay. If you want to work, yung iba, travel. May mga bansa na magre-require na magpakita ka ng certificate or vaccine passport na naturukan ka na. Schools. Meron kasing mga ang Senado gusto na nilang mag-recommend ng dahan-dahan ng pagbubukas ng face-to-face classes. At least dun sa mga areas na mababa yung incidence, kasi malaki naman talaga ang difficulties dito sa ganito na sitwasyon. Plus there's also a need for students to socialize. Yes. Okay. So, hindi natin yun. So, in those cases, pwede kayong i-require. You can still opt not to have yourself vaccinated. Yes. Pero hindi kayo pwedeng magpilit na pumasok sa mga ganito yan. Ang philosophy dyan is, hindi naman nililimit, hindi naman pinipilit o tinatanggal yung karapatan mo sa integridad ng katawan mo. Okay, hindi yan pinipilit sa'yo. Pero pagka hindi ka naman nagpabakuna, hindi rin pwedeng pilitin yung mga tao na mahawa dahil ikaw papayagan kang pumunta doon na hindi nagpabakuna. Kasi meron din silang right sa integrity ng kanilang katawan na ayaw nilang mahawa. Yes. At kung pupunta ka dito na mahahawa ka may dali sa'yo, you are impinging into our rights. Yes. To the integrity of our own bodies. Nangyayari na yan sa US. Mm. Yung mga anti-vaxxers, 'di ba?
nakakatikim na sila na yung mga anak nila tinatawag nalilimit sa offices at sinasabihan na wag na silang pumasok. Yes. Kasi pati yung mga common diseases na preventable na sana dahil sa vaccines na nadadala pa rin nila. Nadadala nila at nagkakaroon na ng bagong host. Yes. Halimbawa, we thought we eradicated polio. We didn't. No, it's still around. We just have the cure for it. Ngayon, ang Pilipinas, nag-record na ng 2 cases. Pero after that, wala na. But still, 2 cases means that's an actual epidemic of polio already, considering na in-eradicate natin. Now, what is the problem with that? Kasi kung napakunahan na ako ng, ano, ng sakit na, halimbawa, rubella, measles, okay? And then, meron akong kaklase na ayaw magpabakuna pero dumating, may daladalang measles. Does it mean na I should not worry kasi na meron naman akong bakuna? No. Because mahahawa ka pa rin yan. You will not be hindi ka lang talaga magkakasakit. Okay? But that virus will still come to your body. Alright? And if in that process that virus can mutate in your body because meron ka ng antibodies, nakapasok yung virus na malakas, at nag-mutate yung virus na yun na ngayon, hindi na siya mamamatay, hindi na siya tatabla ng bakuna na nasa sa'yo. And then you pass that on to another person na hindi pa nagpabakuna ever. Like an infant brother or sister at home. Sabi ng Dole, no vax, no work policy penalty, ipipenalize that. Ako, it's a challenge. That is a constitutional problem. Unconstitutional yan. Hindi pwede yan. No work ka dyan, ulul ka. Ako, I would really require our workers, pero of course, tutulungan ko sila magpavaccine. And then, you have to understand that some people will not go through a risk of probably dying or getting sick or whatever that they pay for. Yeah. Pagka binayaran nila yun, hindi talaga yun papayag. Matay lang kami dyan, nagbabayad pa ako, what not. Pero kung libre yan, tingnan mo. Yung bayad bibigay din yan issue yan. Bibigay din yan. Kaya wag mong sasabihin na ipipenalize na yung hindi magpabakuna. Tonto. Equal protection tayo dito sa Pilipinas. Hindi, ang sinasabi ng you can't require workers to be vaccinated before entering the workplace. Exactly. Ayun, baliktad yung hindi, ibig sabihin, no work. No vaccine, no work. No work, no vax. No vax, no work. There you go. Mali yan. Bawal yan. You cannot do that. And I will challenge. I'm more than... I'm already challenging it right now. Hindi, meron. Meron tayo yan. I will find that standing. Meron yan. And yan. So these are the issues about COVID-19 vaccines, okay? Una-una kung saan galing, anong klaseng vaccine yan. You might want to know that and you might want to know this in order for you to decide kung ano yung tinuturok mo ngayon sa katawan mo na yan and the risks that you face because all these vaccines haven't been really tested, haven't been tested yet for that long, diba? Wala pa siyadong testing to. My workplace was going to say no vax, no work. Tapos, tutulungan nila tayo magkaroon ng vax. Ay, tila ako dyan. Unang-una, yung no vax, no work can be said by the private corporations. Yeah, yun nga. But not the DOH. Not the Department of Labor. They cannot say that because you are the state. You cannot impose that on anyone. But the private corporations that employ these people... They can say na no, we can't allow this because I care about my people and myself. Dahil vaccines pinag-uusapan, syempre maraming fake news. Tinatanong ni Jaimez Alexandre, actually saying it, in case of death or severe reaction to vaccine, wala po tayong habol sa manufacturer. Yan yung diniscuss namin. Sa gobyerno namin. Tayo maghahabol, kaya nga may indemnity law na pinasa. Para sa discussion namin last time, that is illegal and we cannot allow the government to do that. But we will still go after the government because after all, the government has the say, has the liability on this to us. And the government can run after the manufacturers. That's not our problem. But here, on an academic discussion level, that contract
that these other producers are wanting to to the Philippines to have with them is completely insane. It's illegal. Okay? Nagagawin nila ang government, ang state, ang nagiging agent ng mga LGUs and other private entities sa Pilipinas sa pagbili. So agent ang national government. Okay. Ayan. Sa dito sa batas na pinas nila ngayon na ano na nasa responsibility liability rests with the government. Ay nasa sa government at walang responsibility ang producer. So ngayon ang government is not only the agent of the buyer but also the agent of the seller in a capacity that is an insurer. What the hell is that? At anong relasyon ng ang tingin ko dito is acting in the welfare of the people. No, malinaw kasi na hindi to sila provide support for those who will react adversely to the vaccine. Not necessarily as agents of the government. It doesn't matter. Kasi the kung ang if the state prepares money to support its people, it doesn't matter. Okay lang yan, but you to put that into law and say that the government, in relation to this contract with these producers, will protect the sellers from any liability that might happen there, and the government will also raise its own money to answer all these adverse effects. That's insane. Oh, there it is, and that will not stand the constitutionality test because this is an insane concept of what is a contract and who has liability there. I would have preferred na hindi ganon, hindi indemnity law, but to capacitate PhilHealth to answer the health needs of somebody who will react adversely to the vaccine. Kasi yun naman yung point natin, yung purpose natin, is para masalo natin yung mga very few but likely to happen mayroon talaga na magka-adverse reaction. Ngayon, ano ang sinasabi ko? Hindi ko sinasabi na wala na tayong hahabulin. Mm-hmm. At kung mga habulin natin ay ang gobyerno, habulin natin ang gobyerno because that's the only person that we can actually run after. Approach kasi, yung indemnity approach. Actually, okay lang din yung indemnity. Demanda. Yung batas. This is my opinion. I am saying that it will be far more efficient both for government resources and for the victims and to prevent the mentality of going after somebody with a lot of money simply because you can. Okay? It makes for a lot of nuisance lawsuits, malicious lawsuits. Okay. So, ang ano natin is to identify what is the social problem here. The problem is somebody might react adversely to the vaccine. Since the manufacturers can legitimately be excused from liability for a while dahil nga pandemic at kailangan natin yung gamot nila, then, ano, saan ngayon huhugot yung biktima? So, we treat them as natural victims yan. And therefore you answer for that. Natural yan siya. Ganyan ang talaga ang understanding ng kontrata even if it's not a law. But the problem with coming up with a law that says the producers or the sellers are forever exempt from any liability or the fuck-ups yung kanilang vaccine. This is called a limited liability. Hindi lang sila liable for a certain period. Hindi ito forever. Kasi nga, pandemya. We're only excusing them for about 5 years. Ang sa batas, walang sinasabing ganyan. Ang sinasabi doon, they will be free from liability and the government is the one with the liability. Huwag niyong gagamitin ang gobyerno namin and its welfare powers and its willingness to give the people help. Nagamitin yung mga multinational corporations na pharmaceutical na magiging insurance nyo na hindi na kayo makakasuhan because that is unfair. Oh. And that contract that you are writing there is illegal. You cannot do that. Okay? So if ever they are going to use this defense na merong batas yan na nagsasabi na we are barred, we are safe from any liability, that will not work. Okay. Maraming salamat sa pagsubaybay sa tambayan itong araw na ito. Ang tabayan ng susunod na programa in the Heart of Business. Kasama si Ma'am Marupa Hati Sarni at si Mr. Lito Gagne. We'll see you tomorrow. Bye. Tarambola. Ako po si Pixie Cruz Angela. Tambayan sa DWIZ.